So mga riders, ride safe sa ating lahat. Bali, bumabagyo na ngayon mga riders. Kailangan natin pumunta ng bayan eh, kasi susundin ko si Mrs. Mahirap pa rin kasi yung transportasyon dito sa amin. Bali sa bahay guys, pupunta sa bayan. Siguro mga nasa 7 kilometers. Nararamdaman ko na yung hangin ng bagyo eh. Sana hindi tayo magka-aberya guys. Check natin, nasa 10:43 ng gabi na. Ito lang mahirap guys sa ating mga nagmumotor. Kasi pag mga gantong mga panahon, medyo talagang mahirap eh. Sa visibility pa lang natin, nahihirapan na tayo eh. Gawa ng yung helmet natin, wala namang wiper eh. May na-advertise na idinidikit sa helmet pero hindi ko pa na-try eh. Medyo may kamahalan din kasi. Nasa ano eh, nakikita ko sa Facebook nasa 800 pesos ata. Ay, hindi pa natin alam kung talagang ano eh, kung talagang effective yung ganun eh. So ito, tinatsaga lang natin yung ano, yung helmet natin na kumisan ano, mahirap yung visibility. May backup, hindi naman tayong ilaw guys eh, kung sakasakali, kung sobrang ano, sobrang dilim. Bali nagpalagay na ako ng ano ko, ng mini driving light. Malaking bagay din kasi guys, pag nagpalagay ka ng mini driving light eh. Kasi talagang ano eh, kahit naka LED na yung ilaw natin, mahina pa rin yung ilaw natin eh. So guys, malakas yung hangin eh. Okay lang guys, yung pahangin-hangin, basta wag lang tayo ano, tamaan ng bubong. Wala pa namang So far, wala pa namang nagliliparang yero eh. At sana, ano, hindi na mangyari. Mahirap lang guys pag umuulan tapos na mas may kasalubong tayong na ano, nakakasilaw. Ano eh, talagang yung mga ano, patak-patak dito sa helmet natin, nagre-reflect kasi yun eh. Parang nagbabubbles-bubbles. Tapos yung bubbles na yun, ano siya, parang umiilaw siya eh pag nasinagan ng ano, or pag natapatan ng ilaw ng kasalubong. Kaya yung nagpapahirap sa visibility natin eh. Pero kung ano, kung wala namang mga nakakasalubong na ano, na, or wala tayong kasalubong na malakas ang ilaw, okay naman eh, makikita pa rin natin yung daan. Ayun guys, bali concentrate muna ako sa pagmamaneho.
ng hangin guys eh. Dami nang nagkaanap na dahon. Guys, itong malaking bagay ng ano eh. Ah, ito yung malaking bagay ng ano ba? Ito yung kagandahan ng ano, guys. Ito yung kagandahan ng mini driving lights. Kasi pag talagang sobrang dilim ng daanan, talagang ano eh, makikita mo pa rin yung dinadaanan mo eh. Kaya sa mga ano diyan, yung mga wala pang mini driving lights, magpa-install na kayo. Medyo may kamahalan ng konti pero talagang ano naman, makakatulong naman eh. Saka ano na, aprobado na ng LTO yung gantong ano eh, gantong klaseng style. Basta sundin mo lang yung ano, yung inilatag na patakaran. Kung may pagkakataon guys, bali gagawa tayo ng ano, ng vlog nung ano, auxiliary light na pinapayagan ng LTO. Muntik pa akong ma-shower dun ah. Ito kaya. Daming dahon eh. Okay lang na dahon lang. Wag lang ano, bunga ng mangga. Baka nabulas tayo. Thank you.
konting tips ko lang sa inyo, pag yung lagi kayong nagbabiyahe sa ulan, or I mean pag laging nauulanan yung motor nyo, ugaliin yung ano, patakan ng WD-40 yung sa ignition, yung sa, basta yung mga sasusian nyo. Tapos yung sa ano nyo, sa yung clutch cable. Bali may video ako nun guys, panoorin nyo lang yung video ko kung paano lalagyan ng WD-40 yung clutch cable. Kasi ano yun eh, pag mga ganito kasing mga ulan-ulan, may tendency kasi na papasukin talaga ng tubig yung pinaka clutch cable. Saka ano, idagdag mo pa yung mga alikabok pag hindi tag-ulan. So ano yun eh, nakakabara yun dun sa pinaka-clutch cable natin, tapos ano, mag-uumpisa ng maligas yung alikabok dun na nalagyan ng tubig. Ngayon pag pinatakan nyo ng WD-40 yun, talagang magiging smooth na naman yung clutch cable nyo. So hindi mahirap ipihitin yung pinaka-clutch lever natin.
Brown out pa. Guys, body brownout na dito sa dinadaanan namin. Ang mga hiyan na pinamahan na. Ng hangin, guys. Wala na, brown out na dito. Makap ka na. Makap ka parang di tayong inin. Ang hangin, guys.
lipad na yung motor eh.
guys, buti nakarating na tayo dito sa subdivision. Ingat tayo lagi guys. Salamat.